sa mga paglabag. Hands off, Jhed! Hands off! Ang National Security Council at ang DOJ. Mga aktivista, lumabang na... Ako si Jhed, mula si Senator Ferencar ng Potosi, lang nakakarinig ng aming tinig. Ngayong araw! Maraming mga youth leaders sa ating bansa, ang pakikisa kina Jhed at Jonila. Actually, inspirasyon sila sa maraming mga kabataan na para mapagsilbihan natin ang mga marginalized communities at maisulong natin yung tunay na pagbabago sa bansa. Crucial na lumubog talaga tayo sa mga komunidad, puntahan sila physically, makipamuhay sa kanila. Pero ang ganitong mainam na dapat gawin ng mga kabataan, patuloy na dinidemonize ng Marcos Jr. Administration, lalo na sa pamamagitan nitong NTF-LCAC, Notorious Task Force LCAC, na hindi pa rin binubuwag ni Marcos Jr. Parang asong ulol itong NTF-LCAC na sobra na yung ginagawa niya eh. Imagine, di ba, binukot nila itong dalawang kabataang kababaihan pero naging matapang sa pagsiwalat ng ginawang pagdukot sa kanila. Tapos, sila pa yung aarestuhin. And gusto din natin i-call out no, yung Office of the Solicitor General dahil hindi lamang niya tinututulan yung protection order na in-issue kina Jhed at Jonila. Kahit nga yung pagpapanawagan din ng mga biktima ng offline tukhang, halimbawa na papasukin na yung ICC dito sa bansa, tinututulan din ng Office of the Solicitor General. Pag ganun, edi pinapatunayan mismo ng Marcos Jr. Administration na bulok talaga ang sistema ng pangustisya dito sa ating bansa. At hindi maaasahan ang mga ahensya sa ilalim ng Marcos Jr. Administration na kapag merong mga abusong ginagawa ang pulis at militar, sila din mismo ang magpapanagot. Kasi nga, ang mga nagsisiwalat ng katotohanan, ang mga naglalanta dun sa abuso, yun pa yung pinabansagang mga terorista. Ang ginawa kina Jhed tsaka Jonila, reflective ito ng mga nangyayari pa no? Sa ating bansa, iba't iba mga forma ng atake sa mga kabataan na sa katunayan nga kung susuportahan natin ang mga kabataan gaya ni Jhed at Jonila, mas mapapadali natin ang pagpapaunlad ng ating bansa. Mas marami yung mga nagtatanggol sa kalikasan, mga lumalaban sa korupsyon sa gobyerno, mga nagpoprotekta sa mamamayan. Kaso lang, maliban kina Jhed at Jonila, nandiyan pa rin nakakulong si Frenchie May Cumpio, isang young community journalist sa Tacloban. Kasama niya ang Tacloban 5. And patuloy pa din ang surveillance, ang mga house-to-house, ang pananakot sa mga community organizers na kabataan, maging mga elected na mga SK officials na critical at progresibo, binabantayan din sa kani-kanilang mga LGU. So kapag ganun, ano ang choice para sa mga kabataan, di ba? Di kapag ganun, mas lalong inuudyok ng ganitong gobyerno ang mga kabataan na lumaban talaga.